Chapter 11. Lucas Kapitulo 11 Versikulo 1 hanggang 54. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y manalangin sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay, huwag mo na akong gambolain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong mas asama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May ilan namang sa pagnanais na siya'y subukan, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-away-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamseman nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya lalabas siyang muli at magsama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.
Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, "Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo." Ngunit sumagot si Jesus, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon, o kaya'y ilagay sa ilalim ng malaking takalan. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Pagkatapos magsalita ay inanyayahan si Jesus ng isang pariso upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang pariso nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariso, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siyang lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga pariso. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, roda, at iba pang halamang panimpla sa pagkain, ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Kahabag-habag kayong mga pariso, mahihilig kayo sa mga upo ang pandangal sa mga sinagoga, at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda kaya tinutuntungan ng mga tao nang hindi nila namalayan." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusang Hudyo, "Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami kinukot siya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasa ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Kahabag-habag kayo, ipinagpapatayo pa ninyo ng mag-agarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, pananagutan ninyong mga nabubuhay sa panahong ito ang pagpatay sa lahat ng mga propetang pinatay mula ng likhain ang daigdig. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng templo. Oo, sinasabi ko sa inyo, kayong mga nabubuhay sa panahong ito mananagot kayo sa kanilang pagkamatay.
Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, nagsimula na siyang tuligsain ng mga tagapagturo ng kautusan at pariso. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita.